paano nyo siya tatanggapin, especially since dito na talaga, i-re-resume na dito sa Pilipinas yung investigation? Ang tanong ko nga dyan is, pumayag bang gobyerno natin na mag-conduct sila ng investigation dito? Eh, sinasabi na ba ng ating gobyerno na wala kayong jurisdiction dito sa amin, hindi na kami membro ng ICC. So, ano mangyari ngayon dyan? Can they conduct a fair and impartial investigation without going through an on-site investigation dito sa Pilipinas? Alam nga naman, mag-prosecute na lang sila based on news reports, based on internet, gawin nila. Eh dapat, para magkakaroon sila ng magandang investigation, credible investigation, they have to come in into the into our jurisdiction and conduct yung fair and impartial investigation. But the question is whether or not the Philippine government would allow them to do that. Would the Philippine government allow them to proceed with their investigation within the Philippine soil? Mm-hmm. I don't know. As I have observed, the Philippine government is consistent with its stand of denying the entry of these investigators. Mm-hmm. What if pumayag yung Philippine government just for the sake of transparency and cooperation? Are you going to cooperate also? Well, if the Philippine government allow them, I have to cooperate. It is a government that is cooperating, so I am a part of the government, so why not? Binabasa ko lang yung article about sa ICC. Can you get your comment on this? Sabi, following a careful analysis of the materials provided by the Philippines, the chamber is not satisfied that the Philippines is undertaking relevant investigation. So, hindi raw enough, sir, yung ginagawa nating investigations on the war on drugs. Hindi nga ho ba? Ewan ko sa kanila, anong basis nila? Ginagawa naman ng ating Department of Justice yung investigasyon. Yung ating naman mga korte, ay kung mga yung mga kaso na naka-file ay inaksyonan naman at marami mayroon namang nakukumbikto. So they just want talaga to impose their will on us kahit na hindi na tayo membro ng ICC. Insisting talaga sila. So that's another story kapag nagpupumilit sila kahit ayaw na natin magpapahawak sa kanila, wala na silang jurisdiction sa atin, insisting pa rin sila, then that's another story. Sir, so on your part, you are satisfied sa ginagawang mga investigation sa Pilipinas. Hindi kailangan ng outside force to investigate the war on drugs. Yes, yes. Our courts are working. Our prosecutions are working. Our investigative agencies are working. So, bakit sila papasok dito? Sabi nga, complementary, kung nga, yung in the spirit of complementarity, kung if the Philippine government is not willing to investigate, in this case, willing naman ang ating gobyerno mag-investigate, if the Philippine government is not capable of investigating these alleged crimes, very capable naman ang ating gobyerno. So, using those two parameters, they have no right to enter into our jurisdiction and conduct their own investigation. Mm-hmm. So sa atin yan, ha? Sa kanila, iba naman, insisting naman sila na hindi sila satisfied, then bahala sila. Ang tanong dyan, kung papayag ang ating gobyerno na pumasok sila dito at mag-imbestiga. Dahil nga, paano sila makakam up ng credible investigation kung ang basis nila ay puro lang open source sa computer, sa internet, puro mga news reports, yun ang magiging basis nila, hindi sila makapasok dito at mag-conduct talaga ng proper investigation, on-site investigation. So paano maging credible yung kanilang report, yung kanilang prosecution?